Usong-uso ang mga dorm, lalo na sa mga estudyante. Masaya mag-dorm, lalo na kung mga kabarkada mo ang roommates mo. Ngunit paano kung may iba kayong kasama sa kwarto at ikaw lang ang nakakakita? Tatagal ka pa kaya? Atin ang pakinggan ng kwento. Nagre-review ako nun for boards at magkasama kami ng best friend ko sa dorm. One whole room na pang-apatan yung nirent namin. Kahit dalawa lang kaming isa lang yung kama namin. Double deck. First night namin dun, nalimpungatan ako kasi nararamdaman ko na may nakatingin sa akin. Binuksan ko kaunti yung mga mata ko. Tapos nakita ko dalawang tao, isang babae, tapos isang bata. Nakatingin sila pareho sa akin. Pero dahil sanay na ako nakakita ng ganyan, hinayaan ko lang sila. Tapos nagpalit ako ng posisyon sa paghiga. Tatlong beses akong naalimpungatan. Nakita silang nakatingin sa akin. Pero hinahayaan ko pa rin. Tapos nagring na yung phone ko. Nagising na ako at morning routine na. Pero habang naliligo, naalala ko sila. Tapos, doon ko na-realize na nakikita ko silang nakatayo sa tabi ng kama ko. Pero paano mangyayari yun? Dahil sa upper bunk ako nakahiga, nangilabot ako. Dahil nga, sasanay na ako sa mga ganyan. Hindi ko na lang masyadong pinagtuunan ng pansin. Tapos, hindi ko na din ikinuwento sa best friend ko kasi matatakotin siya. Alam niya na ever since bata pa ako, nakakita na ako ng mga ganyan. Although, hindi katulad ng iba na nakakapag-communicate. Pagkaraan ng ilang araw, nag-decide siya na huwag pumasok. Naantok pa daw siya. Hinihayaan ko siya umabsent. Total, pareho naman kami ng pinapasukang klase. Pero, nung tanghali na, bigla siyang pumasok. Bored daw kasi siya dahil mag-isa lang siya sa dorm. Habang naglalakad kami pa uwi, doon siya nagkwento. Natutulog daw siya nung makaramdam siya na gumagalaw yung kama niya. Airbed kasi yung mga gamit namin kama. Kaya pag may ibang tao na nakahiga or what, ramdam na ramdam mo. Nag-change position lang daw siya. Tapos nakatulog siya ulit. Tapos maya-maya, lumakas daw yung mga pag-alog ng kama na parang may tumatalon-talon sa paanan niya. Nainis daw siya kasi nahihilo siya. Without opening her eyes, binato niya ng unan yung nasa may paanan niya, thinking na ako lang yun. Sabay sabing, sinabi na hindi ako papasok eh. Tapos tumigil yung pag-alog. Bigla daw may umiyak. Bata. Bata yung umiyak. Napatilat daw siya agad. Tinignan niya yung paanan niya. Bata nga. Nakita niya yung bata. Galit na galit yung mga mata na nakatingin sa kanya. Kinilabutan siya. Tapos, tumakbo yung bata palabas ng kwarto namin. Nagtaka siya. Bakit may bata sa kwarto namin? Paano nakapasok? Saan galing? Sinundot daw niya yung bata. Bumaba yung bata. Bumaba din siya. Third floor yung kwarto namin. Tapos, nung nasa hagdan na siya papuntang ground floor, napatigil siya. Kasi sa dulo ng hagdan, nandun yung bata, nagsusumbong. Sa babae? Tanong ko. Napatigil siya. Sabi niya, oo daw.
Nagsusumbong daw yung bata sa isang babae. Tapos yung babae daw, nakatingin sa kanya. Tinitigan daw siya. Nakakatakot daw. Natatakot siya. Dahan-dahan siyang umatras. Tapos, nung tatakbo na siya paakyat, nahulog siya bigla at nagising. Sa sobrang takot niya, naligo siya agad, nagbihis at pumasok. Kinilabutan siya. Ba't ko daw alam? Tumawa ko bago ko siya tinanong. Yung bata ba na nakita mo, lalaki? Tapos, blue yung shorts. Tapos, nakasando ng white. Tapos yung buhok niya, straight cut na parang bunot. Di pa siya nakakasagot. Tinanong ko na siya ulit. Tapos, yung babae ba? Payat. Tapos, nakasuot ng bestida na puti pero madumi. Bilog yung mukha niya. Tapos yung buhok niya, mahabang wavy. Tapos, may bangs. Tapos, nag-flicker yung light ng kwarto namin. Oh my God, nanlamig kami. Kinuha namin yung mga gamit namin. Tapos, di na muna kami umuwi ng dorm ng gabing yun. College ako nun. 2 PM ako nakarating sa dorm galing school. Ako lang mag-isa kasi Sabado, wala kuya ko. Humiga ako sa kama. Pinikit ko mata ko, hoping makatulog ako. All of a sudden, biglang hindi ako mapakali. Kaya binuksan ko yung mata ko dahan-dahan. May nakita akong all white, nakaharap sa akin sa may pinto sa paanan ko. Akala ko, kuya ko, pero nakaputi. Dahan-dahan ako tumingin mula sa puting pantalon hanggang sa puting polo niya na long sleeves. Pero kinakabahan na ako. Laking gulat ko na makita ko wala siyang ulo. Nabaon ulo ko sa unan sa takot. Bigla akong napipi. Gusto kong sumigaw ng tulong. Pero para bang namaos boses ko. Yung malalang paos. Di ako makagalaw. Hindi rin ako makagalaw kasi naninigas yung buong katawan ko. Yung ulo ko lang ang nagagalaw ko. Tapos, maya-maya, lumutang na yung walang ulo. Nakapuding lalaki papalapit sa akin. Takot na takot ako. I feel so helpless. Sumisigaw ako nang walang lumalabas na boses. Nung nasa tabi na ng kama ko siya huminto. Umupo yung pugot sa kama ko. Wala na ako naisip kundi magdasal na lang. I believe in God, the Father Almighty. Habang nakita ko yung legs niya na pumasok sa legs ko na para bang papasok siya sa katawan ko. Hinimatay ako nung nakita kong pumasok na yung katawan niya sa katawan ko. Alas 3 pasado na nang magising ako. Tumalon sa kama. Dali-daling inip pa aking gamit ko at umalis. Sabi ng mama ko, di na kasi ako nagsisimba at nagdadasal. Kaya nagpakita sa akin yun. Hello, Kakabsat! Gusto ko lang pong batiin ang mga sumusunod. Si Miss Colette, maraming thank you for watching all my videos. All at once, natuwa ako. As in, nag-marathon si Madam. Maraming thank you. To Mark Bong Aries, hello po. Natakot ako dun sa comment niyo actually. Pero sige po, pakisend na lang po yung nakita niyo dun sa video ko na bahay. So, hintayin ko po yan. Thank you. To Karen Brescia, good evening, Madam. To Jack Kakal, good evening, Kapsat. And to Olkina Mo, Talin from Riyadh. And sana po supportahan nyo rin yung mga babanggitin kong mga channels like Pinoy Paranormal Stories, yan, Mischievous Being, Creepy Pad, Kwentong Nakakakilabot, Kababalaghan TV, Kwentong Takutan, and Okatoka TV,
Incognito Stories, DreamWorks Original Stories, and the 3AM Encounters. Ayan, mga fellow narrators ko po sila. Also to Takila Sarmiento, maraming salamat po. At sa mga suki natin, Kabsat, Nathan Guerrero, Gilbert Codal, Nancy Uy, Josephine Humaway, and Yu Yan. Ayan, thank you po sa inyong lahat. And also to my office mate, special mention to Charm and her fiance Stephen. Maraming salamat. Sobrang na-touch ako na nanonood kayo. To Mamu, of course, for all the support. To Yel, nagulat ako. Pinlog niya ako sa elevator dun sa mga nakasabay namin. Way to go, Team Asia. Maraming salamat po sa inyong lahat. I'm so happy. I didn't expect that I'll get this much support from the people from the office. I love you guys. Thank you so much. And, ayun. Also, next time po siguro gagawa ako ng reaction video sa mga comments na natatanggap ko. Kasi sobrang nakakaliw po magbasa at binabasa ko po talaga bawat comment at nagre-reply po talaga ako as much as I can. So, next time, magagawa po ako ng reaction video siguro. So, yun. Yun lang po. Maraming salamat ulit. At ingat po kayo nasan man kayo sa mundo. God bless po sa inyong lahat.